Alright, shout out po sa inyo lahat this week, Creation. So, nandito naman po tayo sa mga mainit na topic and magbibigay po tayo ng ating reaction and comment personal para po dito sa mainit na issue pa rin ng sugar importation. Kasi pagkatapos pa nga naman mga idol, magkasundo ang mga ito na bibigyan ng sabina itong Executive Secretary Vic Rodriguez ay dumalo ito sa kanilang pagdinig sa utos naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At mismong tumawag ito kay Majority Leader Meg Soberi na pinapayagan na itong mag-attend si Vic Rodriguez kahit pa naman busy ito kasi wala yung ating Pangulo na sa Singapore para sa kanyang state visit. So dito mga idol ay walang nagawa ano, si Senator Risa Ontiveros. At narito ang ilang komento. Wala, kayang-kaya kayo bulahin ni Rodriguez dyan sa Senate. Ipakulong yan. Hay nako, dating ginagawa na nila yan, ngayon lang nagkabistuhan kasi ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang acting secretary. Napakasinungaling ni si Rafika. Bistado na siya pa iba-iba ang sinasabi at tinatanggi pa. Wala pang reply, bakit pinirmahan pa rin? Di ba pwede maghintay si Sebastian? Matagal na ginagawa siguro ang ganyan. Senator Pimentel is sharp and on point. A simple text reply from Executive Secretary could have prevented the error of presumption confusion. Salamat, Mr. Chair, at magandang tanghali din po, Mr. Executive Secretary. It's good to see you here finally po to clarify these questions. Actually, Mr. Chair, hindi ko nakuha masyadong klaro yung pag-summarize nyo ng second point. But if I pick up some of the pieces of the question of the good share, yung isa ay may kinalaman dun sa memorandum from the Office of the Executive Secretary dated July na nagbibigay ng some delegated powers to the former SRA head or suspended, presently, preventively suspended SRA head, Yusek Sebastian, on behalf of the President as a DA Yusek and particularly as a head of the SRA, subject to the review and reprobation of the President. Yun po ba, Mr. Chair? Although wala naman ako po akong tanong tungkol doon, ES, mas I made it of record also that in fact, it would seem na sina Yusek Sebastian et al. Acted on the basis of that memorandum from your office. Salamat, Mr. Chair. Mr. Executive Secretary, you can reply. Thank you, Mr. Chair. Regarding the if they have acted on the basis of the memorandum issued, granting additional or delegating additional authority to the Senior Undersecretary Sebastian then. Your Honor, we made it very clear to them that we are requiring for the submission of an import plan prior to the passage of a sugar order. And as I have mentioned during my appearance last August 23, that we were still in the process of determining the basis of their suggestion on whether to import 300,000 metric tons of sugar or not. Ang gusto hong malaman ng Pangulo, unang-una, ano ang nangyari, consumed na ba yung 200,000 metric tons? At kung ito'y na-consume na, ano ang ating magiging basihan kung bakit tayo mag-i-import uli based on the proposed SO4, kaya ho kami humihingi ng import plan. Wala po, Your Honor, na pagkakasunduan o naaprubahang import plan, kaya wala pa hong basihan din yung pagpasa nila ng SO4. Dahil hindi pa ho nila mabigay yung essentially process of liquidating yung 200,000 metric tons na produkto po ng SO3, nandoon pa lamang ho kami. Kaya nga ho nagulat kami pareho ng ating Pangulo, bakit nagpasa ng SO4 at bakit 300,000 metric tons ang ipinipilit na ating iangkat muli. Yung sinabi ba ni Mr. Sirapika dito na sinasabing nagsisinungaling ka,
ay tama o mali? Sino ang nagsisinungaling? Siya ang sinungaling po. Si Rapika. He is a liar. Cause of? There's no truth to whatever he said. There is no shortage. To read a portion of the testimony of the good executive secretary himself when he appeared before the Blue Ribbon regarding that August 4 meeting. I'm reading here from pages 153 to 154 nung nagbigay ng presentation si ES sa Blue Ribbon. Sabi dito, this is the transcript of what the good ES told the committee, on August 4 Thursday in a meeting again in Malacanang, we were told by USEC Leo Sebastian that as of 3 August 2022, or the day before the meeting, the SRA has reclassified 62,000 kilos of sugar from C to B. In a meeting with then SRA Administrator Serafica, and in the presence of my senior deputy executive secretary, the deputy executive secretary for finance and administration, and the deputy secretary for legal affairs, and as well as the presence of Dr. Molly Chong, the president of the PITC, I asked for the specifics on the status of the 200,000 metric tons sugar, part of sugar order number 3, and on that occasion, 4 August, many figures were given, but seemingly, the former administrator himself is uncertain or unsure of what he was citing or what he cited. The meeting concluded with the following matters for action. I, meaning the ES, I specifically requested that in the event there is really a need for the government to resort to another round of sugar importation, I asked for the import plan. I also asked who will be accredited and an answer to our query if the PITC may import on behalf of industrial and for home consumption sugars. And finally, if we may be given a draft sugar order for their proposed 300,000 metric tons new round of importation. So I'm asking the good ES, Mr. Chairman, to confirm to the committee, confirm again, since it is in our transcript, if indeed he told the committee when he first appeared, made the presentation to us, that in that meeting, malinaw po sa transcript, mayroon na pong pinag-usapang 300,000 metric tons na babanggitin sa importation plan, which in SRA language is importation program, which is embodied in a draft sugar order. Meron na pong 300,000 na binanggit, Mr. Chair. Senator Tavares, in effect, what you are asking from the good executive secretary is to reaffirm the words coming from his sworn statement. Yes, Mr. Chair, which actually contradict what he just told us now na walang pinag-usapang amount. Pero mismo sa kanilang presentation last time, nasa transcript ng Blue Ribbon, ito nga po yung follow-up question ko sana. Do you confirm that you heard the proposal to import 300,000 metric tons? Dahil nasa transcript na po ng Blue Ribbon nung una kayong nag-present, good ES, na may amount na pinag-uusapan at pinag-iisipan noon na 300,000 metric tons, Mr. Chair. Sir Executive Secretary. Thank you, Madam Senator. Mr. Chair, wala hong debate at hindi ko ho tinatanggi na simula pa lamang ay yung amount na 300,000 metric tons ay isinusulong na ng SRA Board. Yun nga ho yung dahilan kung bakit kami humihingi ng import plan so that they can justify why they are so fixated with 300,000 metric tons of importation. That will be the subject matter of DSO-4. I am not denying, Mr. Chairman, that the amount in terms of quantity of 300,000 metric tons has been mentioned many, 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 many times. And that is precisely why we are asking them to submit to us an import plan so that they can justify why 300,000 metric tons, why not 250, why not 200, why not 150. Nandoon pa lamang ho kami, kagalang-galang na senador. At yes, I affirm, lahat po ng nakalagay doon sa transcript, it's essentially the same as what I have written here in my notebook that
The meeting concluded with the following matters for action. Number one, the import plan. Two, kung sino ho yung ma-accredit at kung masagot nila yung katanungan kung maari bang mag-import mismo ang PITC on behalf of the industrial and for home consumption. At yun nga ho, yung draft sugar order for the proposed 300,000 metric tons. Again, bakit po 300,000? Because that amount, that quantity, ay galing po sa kanila paulit-ulit yan. But we will rely essentially on the import plan if they can justify it or if we ourselves can be convinced na kinakailangan nga 300,000 metric tons ang ating iangkat. Dagdag ko lamang ho, para lang din po siguro klaro, wala rin naman hong debate kung dapat tayong mag-angkat o hindi. Dapat po tayong mag-angkat. Nahinto lamang po kami, Your Honors, kung magkakano in terms of quantity yung ating dapat iangkat. The President was present in that meeting together with the stakeholders. And I'd like to quote what the President said. Nung pinag-usapan daw nila ito doon sa August 4 meeting, ang sabi ng Pangulo ay, ganun ba karaming kailangan natin i-import? Exact words of the President. He asked the SRA that, ganun ba karaming kailangan natin ma-import? Baka naman mas konti. That's what the President, and I have a witness here, Mr. William Chua was here, some of the stakeholders are in this room, and they were present in that meeting. And I'd like them to confirm also, maybe later on the sideline, no, that the President had said that. The President had questioned the number that the SRA was floating around. So, whether my dear colleague will believe me or not, Senator Risa will believe me or not, yan ang sinabi ng Pangulo. And I believe. Ayun nga mga idol, ang mga detalyadong sagot ni Executive Secretary Vic Rodriguez sa mga padiing tanong ni Senator Risa Hontiveros. At ayun, nabigyan siya ng mga detalyadong sagot. Ayan, kaya nga ng mga tumahiming natin si Risa Hontiveros. At nasigundahan pa ito ni Senator Meg Zuberi na pinapatunayan niya na wala nga ditong kinalaman yung ating Pangulo at itong si Executive Vic Rodriguez. So antayin na lang natin mga idol kung ano pa yung kahihinatnan ng hearing na ito. At sana ay managot na kung sino yung sino ba talaga yung may pakanaan nito, si Sebastian ba o kung sino pa dyan. At sana makulong. Kasi ang ginagastos dito ay tax ng sambayanan. Lahat po tayo na nagbabayad ng tax ay involved dito, napakalaking corruption. So sana itong ginagawa ng ating mga senador na Panay Senate hearing ay sana mapunta sa may makakasuhan at sana may mananagot at may makukulong. So yan po yung ating comments and reaction. Maraming salamat and God bless everyone.